puso ng Ebanghelyo. Ikalawang punto, alam niyo po mga kapatid, yung pong celebration po natin sa Santo Niño, lalo na sa Cebu, ang tawag po nila rito ay Batubalani. Kapag in English po natin, ang Batubalani, ibig sabihin magnet. Ang Senyor Santo Niño ay parang isang magnet na hinihila ka tulad ng isang bata na mayroong batubalani. Minamahal mo ang bata. Umiiyak po yan, lalapitan mo agad. Bakit? Kasi nandun yung batubalani, nandun yung pag-ibig na taglay-taglay. Pero sa isang banda, pinakikita po sa atin na ang paghubog at pagpapanday sa mga bata ay isang responsibilidad natin. Kaya naman, marapat lamang pong buksan natin ang ating pananampalataya nang sa gayon, ang lahat ng ibibigay natin sa bata ay maging karapat dapat. Mga kapatid, ang ating pong pagtingin sa mga bata ay dapat maging pagtingin din natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ituturo natin ang nararapat sa kanila. Bakit po? Kasi kaya mo ginagawa po ito, ang puso ng bata, ang kamalayan ng bata ay wala pa. Naroon ang pagkakataon para po tayo pumasok sa kanilang puso, pumasok sa kanilang isipan at ipakita kung ano ang tama, kung ano ang nararapat at kung ano ang makadiyos. Ito po ang diwa na sinasabi sa atin. Kapag atin pong binalikan at kinilala at tinignan ng mga bata, meron po siyang mga katangian. Unang katangian ng isang bata, makikita po natin ang humility. Pero sandali lang, para sa mga matatanda, parang ang hirap ng maging humble. Bakit? Ang tendency nga po natin, itaas natin ang ating sarili nang kilalanin tayo ng lahat. But the gospel is inviting us, hindi ito. Kundi ang sinasabi sa atin, maging mababa ka. Nang sa gayon, salaminin mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kapag ikaw po'y humble, meron ka pong innocent heart. Ang isang bata, mababa. Bakit? Kasi lagi po siyang inosente sa kanyang pag-iisip, sa kanyang puso. Kaya naman bilang mananampalataya, tayo ay inaanyayahan maging mababa. Maging inosente sa mata ng Diyos, nang sa gayon, mamulat tayo sa kung ano ang kalooban niya sa atin. Kadalasan po tayong mga matatanda, ang ginagawa natin, lagi nating sinasabi kung ano ang gusto natin. Pero hindi po ito ang ating misyon. Ang misyon natin, ituro sa mga bata, hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Ikalawa, ang bata po ay hindi lang humble, obedient din po siya. Bakit po naging madali po sa isang bata ang pagiging obedient? Kasi meron siyang sense of wonder. Tayo pong mga matatanda, alam ko na yan eh. Bahala na kayo, hindi ako susunod yan. Pero sa mga bata, immediately sumusunod sila. Bakit? Kasi nakikita po nila at naaaliw sila sa pwede pang mangyari. Sense of wonder. Maraming nangyayari sa buhay po natin na ipinamumuka ng Diyos sa atin ng poong Nazareno at ngayon, ito ngayon ang binubuksan sa atin nang makita natin sa mata ng ating pananampalataya kung ano ang niloloob ng Diyos para sa atin. Sense of wonder. Ikatlo, alam niyo po mga kapatid, hindi lang po siya humble, hindi lang siya obedient, kundi ang bata ay trustful, mapagtiwala. Bakit ganun ang bata ang dali-daling magtiwala? Saan siya humuhugot? Because a child based his trust sa pagmamahal na mayroon siya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Mga kapatid, ngayon sa ating mga relationship, ang ginagawa natin, hindi na pagmamahal eh. Kung ano ang mabe-benefit ko sa iyo. Pero ang sinasabi ng Ebanghelyo, lahat ng pakikipag-ugnayan ay dapat mabatay
sa pag-ibig na nararamdaman mo mula sa karanasan mo, sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa'yo. Kaya kayo naririto dahil naranasan niyo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya na kayo'y nagpapasalamat at nagtitiwala dahil alam niyo sa takdang panahon, God will listen to your prayers. Mga kapatid, ito po ang katangian ng mga bata. Ikatlong punto. Alam niyo po, iniisip ko po kung ano po ang pwede po nating paghugutan para magkaroon tayo ng kaalaman at dahilan para ipagdiwang natin ang Santo Niño. Ibabalik ko po kayo ng konti sa kasaysayan. In 1521, dumating po ang pananampalataya dala-dala ng mga Espanyol. At ito po ay inilarawan sa pamamagitan ng pagbibigay ni Magellan ng Santo Niño kay Raja Humabon at Raja Juana. At magmula po noon, pinagtibay ng Santo Niño ang tiwa at ang tinatawag na kapayapaang taglay-taglay nito. Sa ikalawang bagay, matapos po ang pagbibigay ng Santo Niño, ginawa po ang kauna-unahang misa. At kung di po ako nagkakamali, March 31, 1521. Dito, mas lalong pinagtibay ang pakikipag-ugnayan ng ating bansa at higit sa lahat ang ating pananampalataya. The covenant of God, ang tipan ng Diyos. Ikatlo, matapos pong ipagdiwang ang misa at matanggap ang Santo Niño, 3,000 natives ang tumanggap ng pananampalataya sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kapag tinignan po natin ang tatlong bagay na kaganapan sa kasaysayan ng ating bansa, ito po ay binubuo lamang ng iisang bagay. Yan po ay ang pasasalamat. Gratitude. Every time pinakikita po natin ang pag-ibig natin sa Santo Niño, sa Poong Nazareno, tayo po ay nagpapahayag ng pananampalataya. Ang sino mang taong walang kakayanang balikan ang kanyang nakalipas at ang katapatan ng Diyos sa kanya ay hindi magkakaroon ng pagkakataong kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Kaya naman, sa araw pong ito, hayaan po nating umalingaw-ngaw ang ating pasasalamat sa Diyos dahil binigay sa atin ang ating pananampalataya. Maninindigan tayo, magmamahal tayo, at papandayin natin ang mga bata sa ating kapaligiran, sa ating bayan, sa ating tahanan, nang tayo ay makapasok sa paghahari ng Diyos. Sa inyo pong lahat, Viva Señor Santo Niño! Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, dali nang manalangin at sabay-sabay tayong magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang Ama na humirang sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak kay Kristo na nagkaloob ng Espiritu ng karunungan at pag-unawa pa ating itutugon. Panginoon, dinggin mong panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, mga obispo at ibang pinuno ng simbahan, patuloy nawa nilang panindigan ang pagkiling sa mga dukha sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga mararita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nangunguna sa pangangalakal at industriya sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa nila ng pantay na pagkakataon ang mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinababayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban na gagabay at magkakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakatatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mamuhay na may positibong pananaw at puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa ating lahat na naririto, talikdan nawa natin ang mga pagkamakasarili at pagmamalasakit sa kapwa at sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Bigyan mo kami ng puso ng isang bata at ituloy mong maging karapat-dapat nawa kami sa walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian. Niling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa isamang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagdiriwang namin ng kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming paglulog upang ganapin ang kanyang paghahain. Ang kinamtam na kapatawaran ay pakinabangan namin sa mamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa mamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling, dating kapiling mong ngayon naging kapwa namin, sa amin ay nakisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami.
ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang pinipisan muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banalig ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sumagitan ng iyong spirito, gawin mong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati iyo niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, tanang kaparian, mga relyoso, diakono, at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Father Oka, Ante, kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kanyang kabiyak sa pusong si Jose at ang mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayin mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pag-alaban kami ng kapayapaan, pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Ngayon po ay Holy Childhood Sunday. At kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para po sa mga pangangailangan ng mga bata sa buong mundo. Tumulong po tayo. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na 13 ng Pebrero, 2024 taong kasalukuyan, araw po ng Martes, bago po ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pagkinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen, ay makamamuhay nawa bilang iyong kasambahay na maunlad ang karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ating pong ipanalangin ang mga bata na kasama rin natin at mga batang ating pong dinudulog. Panginoon namin Diyos, mula sa pananalita ng mga bata ay lumikha ka ng awiting papuri. Kawan mo ang mga batang narito at pinagkakatiwala sa pagmamahal ng mga pagalinga ng simbahan. Ang anak mong sinilang ng mahal na birhen ay malugod na tumanggap sa mga batang malilip. Niyakap nito at binansbasan. Inihiling namin to sa umagitan ng iyong mapagmahal na aming poong Nazareno. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Nazareno. Mahal na poong Nazareno, inilagay mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo ang kanilang mga daladalang imahin, mga dasalan, at sa pamamagitan ng pagbibinisyo na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila'y binyagan, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating misa,
humayo tayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos! Viva Santo Niño! Viva!